Ito yung isang development, preparasyon yung temporary toilet. Ito yung ano, yung ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginawa yung temporary septic tank. So ito yung temporary toilet. So yan, ganyan lang siya. Yan. So wala pang water line. Pero ito yung kanyang naging development. Ito na namin sa ano, vent. Medyo wrap ayun yung sa water. Ang video presentation ay patungkol kung paano gumawa ng septic tank gamit ang plastic drums bilang digestion at leaching chambers. Ang materyales na gagamitin ay isang plastic drum na 200 liters with cover para sa digestion tank, isang plastic drum na 200 liters without cover para sa leaching tank, 4 inches PVC pipe para sa influent at 2 inches PVC pipe para sa bent pipe. Yan. Ito yung construction namin ng temporary toilet. Gagamit kami ng dalawang drum. Yung hukay, yung isang drum para sa digestion chamber, ito naman sa leaching. Siyempre, dapat ano pa rin, kahit para hindi makontaminate yung lupa dito, yun, sa lupa sa leaching. So, ang contamination, hindi ganun ka-sibir. Kasi meron akong poso doon, ayun yung sa aking manok. Ayun yung, yan. Yung tinanim namin na dragon fruit, nag-sample kami ng tatlo, yun pala niya. Tapos yun, yung kalamansi, saka oranges. Yun, nagbubunga na yun. Yung malaki, hindi pa rin. Ay, ito yung saging. Dito kami kasi malilim. Ayun, nagbubunga naman. Nagbubunga na siya, meron pa doon. Marami na yun. Nagbubunga na. Kaya, tapos ito, makita mo. Yan, may bunga na. Tapos yun, dinadami na. Ayan ang magiging ano rito, boss. Ito yun. Connected na siya. Tapos lalagay natin yung sisil siya. Doon kami naglagay ng vent sa isa. Pagkakas mo nung doon muna kaya yun. Yan, yan. O, para maipit. Filtration mo, mapagkakas. Ang lahat. Bago yung lupa. Usok. Gagawin natin, okay na yan. Next na gagawin natin itong lupang to. Hanggang sa baba lang muna nitong vent. Tapos ito, hukay natin. Dapat yung wall dito para hindi lulubog kasi lulubog pa yan eh. Tapos yung ibabaw na yun tatambakan pa natin ng bato, bubusan natin. Ah. Water compaction. Sika Kuya Iming, okay na yan. Kukain pa natin yun. Lulubog. Lulubog, di ba? Laki ng nilubog, no? Kuha pa tayo ng tubig. Laki talaga ang ilulubog niyan. Putik yan. Kuya Ming, dito kain na natin to. So, ayan. Ayan na ano namin. Ayan yung bend. May bend din siya siyempre. Ayan. Pwede na natin tabunan. Well compacted na.
tabla. Bos na. Ang naging cost ng labor ay ang excavation, gumamit tayo ng dalawang helper at ang kanilang rate ay 500 pesos per day times 1.5 days nila ginawa. So, gumastos tayo ng 1,500. Sa installation ng tangke at saka yung mga PVC at saka peeling and concrete, gumastos tayo ng isang skilled, ang rate niya ay 600 per day, so 600 pesos. Dalawang helper, 500 kalahating araw, so 500. So, ang ginastos natin sa labor cost ay 2,600 pesos. Ang material cost naman na ating ginastos ay ang makikita ninyo sa screen. Ang kabuuan na ginastos ay 4,855. Ang ating cost summary or total cost, ang labor cost ay 2,600 plus material cost na 4,885. So, ang total cost niya ay 7,485. Ito yung ating ginastos. So, kung magpapagawa kayo ng ganitong type, ang inyong gagastusin more or less ay 7,485.